Huwag na intensyon sa Saba, makakapanayam natin ang ating reporter na si Cedric Castillo na isa sa mga nag-cover sa Saba at ang kanyang cameraman na si Ding Lagoyo. Magandang umaga, Cedric at Ding. Magandang umaga po. Gano'n kayo katagal sa Saba? Bali ako po 14 days. Two weeks po. Uh-huh. Pero si Ding nauna sa akin ng more than that. 25 ako. 25 days? Wow, so halos isang buwan ka doon, Ding. May nahanap ka na ba trabaho doon na iba? Joke lang. Ang biro nga namin sa kanya, pagbalik nila sa Pilipinas, kailangan na niya ng visa para makapasok sa Pilipinas. Kumusta yung pagko-cover ninyo doon? Ikaw, Ding, ay taga Mindanao ka. At ikaw, napadala ka na sa kung saan-saang mga mahihirap na coverage. Pero masasabi mo bang isa sa mga challenging na coverage mo bilang isang cameraman, itong coverage mo sa Saba? Sa totoo lang, isang araw ko pa lang doon, gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung unang araw namin, parang na-mugshot kami. Mm-hmm. Dinala kami sa police station. Tapos, apat na oras kami na nakadetain doon. Kahit nagpaalam ka, gutom ka na, ayaw ka pa rin payagan. Minugshot ka na parang suspect sa krimen? Oo, parang okay. Suspect. Pero... Ano daw krimen mo? Iniingi nila yung ano, yung parang sulat daw galing sa Malaysian Embassy. Na dito mag-cover ng... Doon sa kanila. Pero doon nyo lang nalaman na may ganong requirement? Oo, doon lang nalaman na umingi sila. So bakit daw kayo minugshot? Walang explain. Basta... Kayo lang ba? Or may yung ibang media? Hindi, kami lang. Kayo lang? Kayo ni Maki Pulido? Siya yung unang GMA News reporter doon na kasama mo, no? Mga kailan to? Mga Pebrero pa? Oo, mga Pebrero pa. Early sa Saba crisis, no? Mga first week ng March siguro. So ano pakiramdam mo noon nung time na nandun ka sa loob ng police station at ikaw yung minamugshot? Usually ikaw yung nandun sa likod ng camera, kinukuhaan mo ng video yung mga suspect, pero ngayon parang ikaw yung suspect. Ang hirap kasi hawakan mo lang yung camera mo, sisigawan ka na, tapos minsan tutukan ka pa ng baril. Ang hirap eh, parang sabi ko ayoko na mag-camera pag ganito. Parang ang hirap gumalaw. Tinututukan kayo ng baril? Eh bakit? Galit ba sila sa inyo? Hindi. Lalo na pag nalaman na Pilipino ka, media, galing sa Pilipinas, parang ang inisip na parang damay-damay na parang... So mainit sa inyo dahil Pilipino kayo? Cedric, ganun din ang pakiramdam mo? Yeah, nung dumating po kasi ako noon, nauna na sila, pagdating ko dun sa hotel, napansin ko agad may mga police, Malaysian police na lalaki ng katawan nila. So pagdating ko dun, ang unang tinanong sa akin ng police doon sa hotel is ano yung ginagawa ko doon, anong purpose ko, kasi nanapan po ako ng visa. Mm-mm. So parang bilang dito tayo sa Pilipinas, sanay naman tayo na syempre yung free tayong gumalaw. No? I was wondering, bakit ako hinihinga ng visa? Ng passport, sorry. Hinanapan niya ako ng passport, sabi ko, bakit? So, but then, sabi ko, wala akong magagawa. Although mukha sila mga Pilipino, I had to remind myself na, teka, wala ka sa Pilipinas. So, nilabas ko yung passport ko, and then, brief nga nila ako kung ano yung magiging situation doon. And then, we heard stories po ng other Filipino media personalities, media men, na pumunta doon. May mga stories about sa checkpoint, tinutukan din, sa press conference, hinila sila palabas. Ito ba ay nangyayari lamang sa mga Pilipinong journalist or sa lahat ng foreign journalists? Kasi may mga ibang nationalities doon na co-cover din, no? Well, ang kwento po sa amin ng Malaysian journalist, nung finally, napayagan kami na makapunta doon sa press conference, ilang days na daw nandun yung ibang mga outfit, mga Caucasians, mga Japanese, mga gano'n. So, they were wondering kung saan daw nanggaling yung balita na bawal kami doon. So, Pilipino lang ang bawal? Nagkaroon kami ng ganong conception na bawal yung mga Pilipino. Tapos, nung finally, pinayagan kami, they were wondering, sabi nila sa amin, that's ridiculous, we have always allowed yung... Sino nagsasabi nito? Yung Ministry of Information po nila. Sinabi sa amin na all this time daw pwede. So, hindi na po kami nakipag-argue. Ang sinabi naman namin sa kanila, sige, let's proceed with that. Sino ba yung stricto sa inyo, mga police on the ground, mga local police ito? Yeah, opo. Ang naalala kasi namin dito sa atin sa Pilipinas, kapag meron tayong mga story about checkpoints, mag-a-assist sa atin yung mga police. In fact, hawak sila ng mga police, mga ganon. Doon sa kanila, sa Malaysia, they don't care about video ops. Pag sinabi nilang bawal, hindi mo pwedeng kuhanan even yung checkpoints. In fact, yung camera ni Ding, nasira. Kasi he had to hide it all the time sa ilalim. Pagkadadaan kami ng checkpoint. Otherwise,
hindi kami papayagang mag-go through dun sa checkpoint. Okay, meron kayong dala dito na parang dilaw na, na tela at na, nakikita ko dun sa mga footage na pinapadala ninyo dito sa Pilipinas. Laging suot-suot mo ito, suot-suot mo ito. Ano ba yan? Sinong nagbigay niyan? Ipakita mo, Ding. Okay. Ito yung pinaka-media. So, may media sa likod. Okay, so, sa media press, galing sa kanila yan. Ito, parang ID namin ito. Ito yung nagsisilbing accreditation. Lahat ng media may ganyan, hindi lang kayo. Opo, opo. Pagdating namin dun sa media center, binigyan kami ng ganito at ang sabi sa amin, kung maaari, paglabas ng hotel room namin, eh, suot-suot na ito. Para at least, kasi dun, even dun sa hotel namin, paglalabas kami ng madaling araw, may nagro-rondang pulis eh, dun sa hallway eh. So, lalabas kami, bibiling kaming kape, we do our best na suot. Pero hindi ibig sabihin ito, yung mga nakasuot na ganyan, bibigyan ng special access. Mukhang... Minomonitor lang kayo. Hindi pa rin po. It doesn't mean na may special access ka nito. Pero kasi dito sa Pilipinas, ganyan na-observe natin, kahit basta nasa kalsada ka, basta it's a public place, pwede ka mag-shoot. Pero dun sa Malaysia, bawal talaga. Now, kung sa inyo, kayo, media men na kayo, kayo'y journalist na, medyo may nararamdaman kayong medyo mainit ang mata sa inyo ng mga Malaysian authorities. Itong mga kwento-kwento ng pagmamaltrato umano doon sa mga Pilipino na naninirahan sa Malaysia. Ano ba talaga yung kwento nito? Meron ba talagang ganitong mga insidente? Kasi kanina lang sinabi ng DFA, ay ng DSWD na wala silang na-document na ganong klaseng kaso. Alam niyo po, as a journalist na na-deploy doon, nakakalungkot ko kasi very overwhelming yung stories na na-monitor namin from Tawi-Tawi na mga nagbabalikan. Mm-hmm. Pero kami, wala kaming magawa, wala kaming makita in fact. Ano, kasi very strict po talaga sila na yung mga areas na affected, yung mga kampungs doon, yung mga tansyong. But were you able to talk to some Filipinos who were living in Sabah? Yes, absolutely. In fact po, the first day namin doon, yung story na ginawa namin is this woman from Tawi-Tawi na nagtatrabaho siya doon sa Karinderia. Undocumented po siya. Mm-hmm. Ang problema nila doon is na restrict na yung galaw nila. Hindi na sila basta-basta makalabas dahil mainit, kumbaga, doon sa mga undocumented ng mga Filipinos po. So, maaaring stricto yung mga otoridad sa inyo dahil ayaw nilang makausap nyo itong mga local na mga tauhan o mga local na residents or baka pinaghihinalaan kayong hindi kayo media people. O suspected kayo na kasabwat ng mga kiram. Yeah. Actually, bukod po sa pinipigilan nila kami makausap yung mga tao, may mga Pilipino na ayaw ding makipag-usap sa amin. Kasi natatakot sila na yung isang interview na ginawa po namin sa loob ng sasakyan eh. Di ba? Kasi ayaw po nila na malaman ng mga pulis doon na nagpa-interview sila sa media. In fact, sometimes they even deny na Pilipino sila. Yung mga Pilipino ba doon, Tagalog speaking? Opo, kasi kakain kami sa Karinderia, bigla sasagot, tatanungin nila kami, ilang ulam, so magugulat kami. Tapos tatanungin namin sila. Yung mga nagtitinda yun? Opo, opo. Tatanungin namin, Pilipino ba kayo? And then may magsasabi sa kanila na hindi. May mga nagsasabi sa amin na dine-deny nila na Pilipino sila kasi ganun kainit sa kanila yung ano. In fact, hindi lang daw during this Sabah crisis, even way before. Ding, taga saan ka sa Mindanao? Sa Basilan. Basilan. So, ano yung native language mo? Tausog. So, naiintindihan mo ba yung mga Tausog speakers doon? Mm-hmm. Yung nag-interview kami minsan kasi hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English. Ako na nagtanong, tapos translate. Siya na rin yung reporter. Okay. Cedric, may isang tagpo na napanood namin na tila parang dinuduro ka nung isang Malaysian officer nung nagtatanong ka sa kanya sa isang press con. Pakikwento sa... Sige, pakinggan muna natin itong clip na ito. Declared unilateral ceasefire last week and they said the Malaysian forces are taking advantage of it. That's why... Yes, sir. I was talking. No, you said the government informed you. The spokesperson. Sir, the spokesperson. I spoke to the spokesperson, sir. Okay. And they said after filing the unilateral ceasefire, the Malaysian forces took advantage of it yesterday. No, there was no ceasefire. In fact, when he mentioned that earlier, our reporter was shot after he announced there was supposed to be a ceasefire. So he does the honest word. That's why I said from day one, we don't believe double kiram. It's by kiram, all the kiram family. Right. Sir. Okay.
Yun yung press conference, ano? Describe mo sa amin yung situation nung time na yun. Napikon ba sa'yo yung... Sino ba yun? Sino ba yung nagsasalita? Police commissioner po ng buong Sabah, right, si Hamza Taib. Ano? Mm-hmm. Actually, yung question po dun kasi is nakausap ko sa telepono yung spokesperson ng mga kiram. And then sinabi niya sa akin is yung Malaysian forces daw, nag-declare kami ng unilateral ceasefire. Ayaw namin magpaputok muna ngayon sa Malaysian forces, mm-hmm, yung kiram forces. So bakit nila tinitake advantage na kasi Sunday yon may napatay ulit mula sa RSF and then it was a Monday, sabi ng Ejirani, bakit niyo ako tinitake advantage na hindi kami nagpapaputok? So sa madaling salita, nakausap mo yung spokesperson ng Pamilya Kiram and you were asking for a reaction to that. We were asking, we had so to ano ask yung for sagot a reaction. Niya so ang nung the mere mention po nung word na kiram, ako ko napansin ko talaga nagsalubong yung kilay nung police commissioner. And then the whole time sabi ko kay Dingding, kailangan kong tanungin to. Mm-mm. Because this is the story. Ang sabi sa akin ni Ding, sabi ko, huwag ka nang magtanong. Sabi ko, huwag ka nang magtanong kasi parang tingin ko galit na eh. Sabi ko sa kanya, kailangan ko itanong. Pero sabi niya, pag nagtanong daw ako, anong gagawin mo? Aawan, tatakpan ko yung bibig. Sabi niya sa akin. So, yung pong sinabi niya, nung sinabi ko yung pangalang Kiram, nakita ko na talaga na he was pointing at me. And then he said, did you talk to Kiram? Sabi ko, no sir, no sir. No, did you talk to Kiram? So I had to clarify. Sabi ko, I spoke to the spokesperson, sir. And then nagano na siya. And that moment po, yung buong press conference, lahat yung mga Malaysians, nag-turn around sila, and they were looking at us. And then sabi ko, that moment, I really thought the next... Malaysian media ito? Yeah, opo. Kasi kami na lang yung naiwan actually na Filipino media dun eh. That moment, I really thought the next thing na sasabihin ng police is arrest them. Akala ko po talaga yun yung sasabihin. Kasi iisipin nila na dahil may direct connect ka, contact ka with the Kirams. Yes, ano kasi ba? Po, pagdating pa lang namin doon, we had to remind ourselves na yung mga napatay ng Malaysian forces, they are heroes para sa kanila eh. Mm-hmm. Tapos, you have this notion na dahil Pilipino kami, meron silang konting, kahit pa paano, may suspecha sila na baka espiya itong mga to. Mga ganun. So, ang pinakiniwas-iwasan namin talaga is ma-provoke yung sentiments nila. Especially because yung Kiram forces na sumugod doon para sa kanila ay terrorists. Even yung Malaysian journalists po na... At kalahin nyo, yung mga terrorista. At kalahin natin. So even yung mga Malaysian journalists, nung simula po talaga, although, of course, they have to practice impartiality, wala silang bias, pero yung pakikipagkwentuhan namin, medyo talagang pigil na pigil kami. Kasi kababayan nila yung pinatay eh. So, yun yung... And which is understandable. Yeah. We would probably feel the same way. Kung kunyari meron tayong kababayan na pinatay din. Diba? Alam niyo po, ang magandang experience dun, specifically dun sa clip na pong yun, after the interview, may lumapit sa amin na isang online journalist. Mm-mm. And then ang sabi niya sa amin, ganyan ba, in English of course, sabi niya, ganyan ba talaga kayo ka-free sa Pilipinas? Sabi ko, bakit? How do you describe our way of questioning? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, very daring. Sabi niya, kasi very restricted daw sila doon. So sabi ko, do you suggest tigilan na namin? Kasi baka mapahama kami. Tigilan namin itong ganitong way of questioning. Sabi niya, no, we need people like you. So we realized, nagkakaroon po ng certain different perspective yung mga storya nila na inilalabas nila sa Malaysian because merong Pilipino na nag-cover. Okay, ang sabi mo, Cedric at Ding, nakausap ninyo, at ikaw, Ding, personally, nakausap mo dahil tausog speaker ka, di ba? So, yung mga Pilipino na nandun sa Sabah, ano ang sentiments ng mga Pilipino na nasa Sabah na maaaring hindi lumalabas sa media dahil natatakot sila? Pero anong gusto nilang mangyari? Di ang... Pag kinausap ko kasi sa Tausog, minsan nagagalit din kay Kiram. Mm-hmm. Kasi yung trabaho nila ron, parang okay na. Minsan din, nagagalit sila dito sa Malaysia kasi pag naabutan sila sa parang walang tao, parang pinapalo sila. May mga ganun. Mm-hmm. Pinapalo sila? Parang... Sino namamalo? Yung mga police.
May mga reports po na kapag nahuli ka ng immigration. Ay, kasi undocumented sila. Yeah, undocumented. Mm-hmm. Well, hindi po na, mahirap talaga pong ilagay sa proper context kasi hindi namin talaga masigurado eh. Kasi merong ibang mga Pilipino nga na dinedenay na Pilipino sila. Mm-hmm. May mga nagsasabi na ayaw nila yung nangyayaring ganoon. Mm-hmm. You just don't know for sure kung yung mga kausap mo, eh, member ba? Meron nga mga reports na even yung sa palengke doon, may mga baril daw sila sa ilalim. Pero what do they want? Ano ang sinasabi nila sa inyo? I really think, ma'am, they just want to go on with their lives. As normal as they, yung routine kung nila. Kung ano yung dati. Kasi po ang routine nila is naglalabas-masok lang sila sa tawi-tawi, tsaka Saba. Gusto lang nilang mabalik yun eh. Gusto lang nilang pag balak nilang puntahan yung kamag-anak, uwi sila. Pagbabalik sila sa trabaho, babalik sila. I think that's, I mean, it's not a question of gusto ko maging Malaysian, gusto ko maging Pilipino. They just want to work. They just want to work. They just want to survive. Parang it just so happened na naipit sila dun sa ganung sa conflict na yun. At tingin mo, wala silang pakialam dito sa mga Sabah claim ng mga Sultanate of Sulu. Wala silang ganung, wala silang opinion na ganun? I think so. As far as, well, at least po sa lahat dato. Ganun lang talaga. Parang tuloy-tuloy lang yung buhay nila. And ang sinasabi nga nung ibang mga nakausap namin, ang concern lang nga nila is maayos yung papers nila. Or in fact, before this crisis, wala silang problema. Hindi nila kailangan ng passport para maglabas-masok. So, ilang, they just want this to end. So they can go on with their lives. And of course, hindi lang mga Pilipino ang nakatira doon. Maraming native Sabahans, no? Na naapektuhan din yung kanilang livelihood at yung daily life nila. Opo. Yung mga Malaysian journalists na nakausap namin, ang sentimiento naman nila is this is politics para sa kanila. Kasi nagkataon din nasabay yung election natin, tsaka election nila. Ano? So dito sa Pilipinas, may sinasabi na kesyo daw, destabilization plot siya kay Pinoy. Sa kanila, ganun din. Kesyo, paninira para destabilization plot dun sa kanilang prime minister ng opposition. Kaya nagkaroon ng ganito in time for the elections. Well, we can only pray na matapos na nga ito nang bumalik na rin sa dati at karoon ng kapayapaan doon. Pero sa tingin mo, matagal pa to? Dahil mukhang medyo may mga nakakalat pa ng mga guerrilla doon, ng mga fighters doon. Yung last time po nandun kami ay mga 50 pa yung natitira. 50 ang estimate. 50. Ang tanong namin nun is, ang tanong ng mga journalist nun is, bakit ganun kabagal? Ang kasi talagang nag-all out po yung forces nila. Pero ba't hindi makuha yung 50? Ang sagot dun, ang sinagot sa amin dun ng mga forces is very careful ang kanilang prime minister na magkaroon pa ng loss of life. Kaya since 50 na lang yan, dahan-dahan lang nilang pinapasok yung ano. Pero kung magtatagal po, mahirap masabi. Tsaka mahirap din malaman kung sino yung mga kakampi ni Kiram at tsaka sino yung mga ordinaryong Pilipino nandun. Kasi pag wala ng baril yan, they look like everybody else. Opo, opo. Even yung mga police nila from Sabah, may mga rumors na even yung mga members ng police na merong of Filipino descent, ay nagtitiktik kumbaga doon sa Royal Sulu Forces. May mga ganong mga storya po na unfortunately, hindi natin mapenetrate. Alright. We're glad you're back. Maraming salamat, Cedric Castillo at Ding Lagoyo. Thank you.